Sinasabi na talaga namin yan dati pa. Kumbaga, eto nga, syempre, the drop name ko na, si Zainab. Uy! Sabi nila sa akin na huwag ko nang pilitin kung ano man ang mga pangarap ko, huwag nang habulin. Pero lahat ng aking tinanim ay aanihin na... Yo, what's up sa inyo lahat ng mga manonood natin dyan? Syempre, nagbabalik na naman tayo at palagi tayong magbabalik sa panibagong episode natin. Dito sa Usapang Katok, dito lamang yan sa Motus Vlog. Siyempre, bago natin simulan to, gusto ko lang magpasalamat ulit sa lahat na nandyan. Shoutouts muna tayo sa mga tropa natin dyan. Shoutouts sa inyo. Sa mga hindi pa natin yung shoutouts, comment lang kayo dyan. Huwag kayong mawala ng pag-asa at huwag kayong magagalit dahil masya-shoutouts din kayo. Shoutouts sa Team Palamig natin dyan, sa Team MZite, sa Elo TV, sa mga tropa natin dyan, sa mga nanonood, sa mga Team No Tip, sa mga nagko-comment. Yung maraming salamat sa inyo lahat sa palagian yung pagsuporta. At ngayon, itong susunod na guest natin, napakalupit, isa to sa certified na hitmaker dito sa Pilipinas, lalo na sa bagong generasyon ngayon ng mga rapper. Isa to sa mga pinaka kilalang rapper, isa sa mga pinaka kilalang pangalan pagdating sa rap music. Hindi ko na patatagalin pa, syempre nagmula pa rin sa OC Dogs at X Battalion. Mag-ingay para kay Skasta Plea. Yeah, bibe! Ayun na nga, oh, syempre, nandito na tayo sa panibagong guest natin. Syempre, Skasta Plea, the sauce yung nakalagay. Ayan, batiin mo naman yung mga viewers natin dito. What's up sa mga nanonood kay MZite, para kumita naman siya, nanood naman ka. Tama, tama. Ayan na nakalagay dun sa may baba, oh. Ayun, tama. So, ito nga, dito nga sa Usapang Katok ko, no, meron ako mga katanungan. Siguro naman napanood mo yung ibang episode. O yung Ayan naman. Come on. Pinagalo-halo kasi siyang seryoso at kalokohan. Pero, syempre, doon tayo sa ano, siguradong kalokohan. Kasi, pangit kasi naman kung puro seryoso yung itatanong ko dito, di ba? So, ang tanong, ready ka na ba? Sana, ready ako sa mga itatanong. Okay. So, sa tingin ko naman, ready ka na. So, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy sa unang tanong. Sinong bold star ang naging gabay mo sa pagbibinata? Walang hiya ka! Si Raulo to, gago to. Sinong bold star ang umagapay sa'yo sa iyong pagbibinata? Seryoso ba? To be honest, I'm serious. Oh. Sasagutin ko talaga to. Tingin ko si ano, tangin. Tingin ko si... Ayoko na lang magbigay ng ano, ng isang tao lang. Siguro sige. Grupo na lang, grupo. Viva Hot Day. Wow! Sasara ang bulaklak. Bulaklak! Kita ko napakadumi! Yeah, alam mo yan. Oo, naging lalo na yung ano nila, no? Ito ba yung episode nila kay DJ Mo? Ah, wala. Wala akong alam sa ganun. Hindi mo alam yan? Wala pa naman siguro. Wala pa naman siguro kung... napapanood na ganun yung kabataan ko. Kay Gwen Garci? Eh, yun yung napanood. Ano ba? Bakit mo ba kasi isang malinis at matino. Ayun yun, di ba yung security guard si Gwen Garci? Inaharang niya yung mga tao. Yung bigla siyang, oo, tapos siya yung pinapasok, di ba? Di na ako nakatanggi! Siguro napanood ko yun. So kunwari, makakaharap mo yung Viva Hot Babes ngayon. Anong gusto mo sabihin sa kanila? Lahat sila? Oo, kunwari yan. Nagkasama kayo sa gig, sa event. Anong sasabihin mo sa kanila? Actually, si Miss Katya Santos nakakasama namin sa mga shows yan. Anong sinasabi mo sa kanila? Pero siguro, hi! Mahina! Hi lang. Hindi ano? Hi. Salamat po. Siguro pag kumpleto na sila, pwede. Salamat po. Kayo po ang dahilan kung ba't nabuo ako ngayon. Dali ka lang mauto. Bakit? Dahil sa inyo, hindi malungkot ang childhood ko. Totoo. So, ayun na. Mag-ano na ako sa next question. Ang second question ko eh, ano ang pinaka-emo na ginawa mo para sa pag-ibig? Pinaka-emo na ginawa ko sa pag-ibig? Ano ba yan? Like parang maglalaslas, ganun? Parang ganun? Hindi naman. Parang masyado. Huwag ka maglalaslas. yun ang alam kong emo eh. Hindi, yung pinaka-emotional. Kung ano yung pinaka-ginawa mo? Para sa tingin mo ba? Umiyak. Tangina, anong ang emo ko? Umiyak. Umiyak ka? Gano'ng kakatagal umiyak? Hindi naman siguro tatagal ng 2 oras. Basta umiyak ako. Ibig sabihin, inabot na 1 oras. Hindi naman umabot ng 1 oras. Tumulusipon mo nun. Pag hinataw kita ng bareta, basag yung nguso mo.
sumisiyap-siyap pero hindi naman talaga tumulo. Yung sa sobrang... Diba? Siyempre, pag umiiyak ka, tanga na, hindi naman talaga mawawala yung sipon dyan. Eh. Kumbaga, parang kasama na yan. Eh. Kasama, kasi ano sila, kasama na sa iyak. Two-way yan eh, two-way. Magkakadugtong yan eh. Nga pala, si Papi andito, nakahiga, nag-ML na naman. Oh. Ano dyan ba? Papi! Kamusta? Hindi ka na... Oh, ito, Papso. Ano mo? Kamusta? Kamusta? Si Snoop Dogg to. Si Snoop Dogg to. Nanonood kasi kami ng ano, ng interview mo kanina kay Mark. Oh. Tapos parang putang ina, dawit tayo doon, pre, hindi po pwede. Di, meron nga akong kinap na tanong doon. Kasi may tanong ako sa kanya, sabi ko, sa buong XB, sino yung tingin mo na may posibilidad na matulpo? Matulpo po. Oh. Tapos si Daryl sagot ni ano, ni Mark. Hoy, gago ka, walang sinabing ganon. Kinat ko nga. Kasi nga, tinanong nga ako. Sige na, doon ka na. Visit ka, M-site. Ayun na. Doon ka na. Tinanong niya nga ako. Kumbaga sabi niya, papanorin niya daw kasi baka daw ano. Sabi ko, sige, para safe na lang, delete ko na lang. Ika-cut ko na lang yon. So, yun yung ano niya, yun yung sinagot niya. Well, totoo naman siguro. Hindi siguro eh, talagang posible mangyari eh. Muntik na nga daw eh. Muntik na. Eto, hindi ko na to kakat. Tama. Ang malas mo! Oo, oh, okay lang. Dapat pala, hindi ko nakikap doon. Sayang! Eto na. Okay na yun. Nasabi mo na dito na yung kinat mo na. Oo, yan. Meron na akong ano. Next question na tayo. Ilang araw ang pinakamahaba mong walang ligo? Yung totoo lang. Utangin na lalo ngayong quarantine. Di kasi dito tol sa amin. Di uso. Ano eh. Alam mo yun, syempre sobrang init ngayon sa panahon ngayon eh. Diba? Ah. Tapos yung aircon na nanggagaling dun sa sala namin, galing sa kwarto ko. So laging naka-open yung pintuan ng kwarto ko. So talagang kapag, alam mo yun, syempre kapag hindi ka nakakaramdam ng init, tatamarin ka na rin talaga maligo. Tangina, ramdam mo, pre! Siguro ako mga tatlong araw, ganun. Ah, pareho lang tayo. Pero mabango pa rin yun. Kung ano-ano pa ang dahilan! Pareho lang tayo. So, tatlong araw ka rin hindi naliligo. Ngayon, pangalawa ganun. Na, di ako naligo ngayon eh. Maligo ka kasi! Ikaw? Naligo na ako ngayon. Ako bukas pa. Papayito ako, te. Kasi ano okay, bukas ka pa, parang may kota yung mga ligo mo eh, no? So kailangan nasi-sense ko muna yung, kailangan may ano eh, may requirement na amoy bago ako maligo. Oh, kapag pag napapansin mo na, uy, putang ina, nakakagambala ka na. Ano, tagal ka na! Parang nananabunot na. Parang putang ina mo. Ang ina mo! Pero na-try ko rin yan, tatlong araw, mas matagal pa nga dyan eh. Pero si Papi Brando kasi, as in, magkapit-bahay talaga kami, as in, magkadikit-bahay kami. Ah. Si Papi talaga, kumbaga, pagdating sa paghindi pagliligo, di ba Papi, totoo yun? Oh, di ba? Oh, ngayon, umamin ka, Pap. Araw-araw ako naliligo. Uy, shut the fuck up, Papi. Kitang-kita sa itsura. Sa kanya ako na. Siguro ano, pinakasinagad ko, 4 days. Ah, 4 days. Damn! Hindi ako, umabot din ako noon. Pero, ano yun? Ano? Ito pa rin yun, walang tama yun. Talaga? Hindi pa patamis ang amoy yun. Hindi mo pa rin. Hindi ako, umabot ako ng ganun, pero may sakit ako. Ah, oo. Okay. Hindi naman yun. Kaya bawal akong maligo. Exempted naman yun. Oo, oh, so, pwede naman yun. Pwede naman yun. Ako. Okay, so ito, next question ako, no? Kung si Honcho, eh, papalitan niyo yung tawa niyang, tama ba? Tama ba yun? Yon, cha. Kung kung papalitan niya 'yon, ikaw naman kung papalitan mo yung bibe, ano yung ipapalit mo? Papalitan ko yung bibe. Kasi yung bibe talaga hindi ko naman talaga siya ano eh, binigkas as bibe. Hindi naman siya talaga ganun. Ano ba talaga siya, baby? Kumbaga parang baby, parang ganun siya, baby. Ganun siya. Tapos parang yung kanta ko na ano, na dam-di-dam, matagal na 'yon. 6 years ago yata. Yun, dun ko talaga unang binigkas yung bibe. Na which is hindi naman talaga bibe yun. Ang original niya is, baby! Parang ganun. Tapos, syempre, maraming mga bata sa amin, yung mga panahon na yun, kilala na ako dun sa lugar namin.
na habang kinakanta yung mga, syempre kada bagong labas ko ng kanta, nakaabang sila eh. Mm. Syempre yung mga bata na parang, bibe? Parang sa akin, parang okay yun. Parang okay na gawing trademark ko yun. Oh, pero kasi kung papalitan ko yung bibe, hindi ko alam kung ano ipapalit ko siguro dun. Sige, paikli natin, ano paliitin natin yung choices. Kung papalit na mo ng ibang hayop, hindi na bibe. Carabao? Ang ina mo! Maa? Yan ang sabi ng timang. Ah, ganun no, pero hindi. Siguro ang corny kung papalitan ko. Yun pa nga lang, bibe. Sa tingin ko, corny na yun eh. Kumbaga parang ginagampanan ko na lang talaga. Akin talaga nang galing yun eh. Pero kung papalitan ko yun ng ibang hayop, nakakatawa yun po. Inang-inang yan. Hindi, kung sakali lang so, din. Pero si, ano ba, kung papalitan, ano bang gusto mo sa buhay? Inaano mo, parang papalitan ko siya ng ibang hayop o papalitan ko siya ng ibang tunog? O sige, kahit palitan mo ng ibang, ano, basta ibang word, hindi na bibe, ano yung ipapalit mo? Siguro ano na lang, oh yeah. Oh yeah? Oh yeah? Parang gano'n na lang. Oh yun, mas po, yeah? Ano yun, mas ano na yun, alam diba? Na nila yun, di ba? Kumbaga, mas madalas nila marinig. Ama nga naman. Yeah. Kasi parang, alam ko talaga, baby yun. Kaso parang nung mga bandang nakakailang kanta ka na yatang release, tinigasan mo na yung word eh. Ginawa mo na talaga yung baby. Pinanindigan ko na. Pinanindigan ko na ganun. Kasi napapakinggan kita dati, nabanggit ko nga dati, napapakinggan na kita sa Burak pa lang. Sa Burak o sa Marikina. Sa Marikina. Doon ko naririnig mga unang kanta mo. Tapos, sinasoundtrip ng mga taga-Kainta, di ba? Nila Abe. Nila Abe. Ito sabi ko sino. Actually kuya Sait, narinig ko yung kanta nyo nila Abe 2012 yon, pero hindi ko alam kung anong taon nyo ginawa yon. Oh, yung salamat. Ano pa kayo 13 Caballeros ba, tama ba? Oh, yun. Nakasama nyo si Abe. Ayun, salamat iniwan mo ko yon. Ano yun? Gusto mo ba play ko dito? Wag na. Mga ano yun eh, 2000 alam ko mga 10 yun, tas na-record lang namin 11. Kasi parang kumaalala ko yung tono na Salamat. Ito na, ito na yung final question ko. Ito gusto ko talaga itong ano. Okay. Ano ang unang pumapasok sa isip mo kapag naririnig mo yung salitang arat na? Kunyari, alis kayo hindi, si Papi. Kasi kunyari si Papi, okay. alis kayo ni Papi. Mm. Okay. Daryl, arat na. Pero talagang, ito Kuya Saita, talagang inaano na namin yan, sinasabi na namin yan, dati pa. Siyempre, uso yung mga dot kilab na words. Dot kilab na atilas. Talagang sinasabi na talaga namin yan, dati pa. Kumbaga, eto nga, syempre, the drop name ko na, si Zainab. OMG! Uy, yaki! Diba, kumbaga parang naging bakit may drop name? Yun naman na talaga eh. Ikaw nagsabi nyo na. Ngayon, kapag naririnig ko yun, siya naalala ko. I love you, babe. Ikaw lang sapat na. Kasi parang mas tumatak sa kanya kasi yun eh. Mm-hmm. Lalo sa mga bata. Kapag arat na, diba? Parang ano kasi yun eh. Yung kay kung si Sharon Cuneta may sakay na. Oo, huh? Diba? Sakay na. Kasi parang arat na. Hindi naman obvious yung mga tanong ko, di ba? Wala naman akong pinupunto. Hindi, wala. Huwag kang umastang inosente. Siguro, tingin ko naman, wala ka namang pinupoint na tao doon. Kumbaga mga ganun, siguro coincidence lang. Kumbaga ako, naaalala ko lang. Siguro ako, pag nakakarinig ako ng arat na, naaalala ko lang. Kasi sa kanya ko madalas marinig yun, lalo sa mga vlogs niya. Siyempre, ang dami niyang ano yun, ang dami niyang fans, ang dami niyang supporters, di ba? Kaya kahit sa mga normal na araw, no? Mm. Ano na lang, mensahe mo sa mga kababayan natin na nasa lockdown pa rin ngayon, mga nasa loob ng bahay. Ayun, mensahe ko sa mga kababayan natin, kung hanggat maaari kayang sumunod tayo sa kung anong inuutos ng ano yun, nakakataas, di ba? Syempre pare-parehas tayong naapektuhan nito.
'di ba? Hindi naman natin masisisi yung mga tao kung ba, hindi na natin sila mako-consider na makulit kasi alam mo 'yun, may pangangailangan sila. Eh. Mm. 'Di ba? Kumbaga, maswerte pa rin tayong mga artist na nagagawa natin 'to, 'di ba? Kung alam niyo 'yun, kung kaya naman sigurong sumunod na lang, at kung hindi man kaya, kung kailangan talaga, siguro magdoble ingat na lang talaga. Ayun na lang siguro yung masasabi ko, kasi hindi talaga biro, as in hindi talaga biro. Hindi din natin alam kung kailan matatapos tong pandemic eh. Mm-hmm. Okay. Sana matapos na talaga. Tama, para happy-happy na tayo lahat. Okay. Ayun. Oy, congratulations pala syempre sa ano, sa kauna-unahang rap song na naka 100 million views. Syempre si Bianca. Oy, salamat. Yeah. Tama naman ako, 'di ba? 'Yun ang unang hip-hop song ng Pilipinas na nag 100 million views, 'di ba? Hindi ko alam, baka siguro meron pa. Hindi, alam may pero mga, alam mga ko, nag 100 yun, million views na kanta katulad nung ano, yung Buwan. Yung kay Juan Carlos, yung sa Disband. Pero hindi siya pasok sa kategory ng hip-hop. Oh, hindi siya kategory natin. Oh, yeah. So, yun ang kauna-una. Kaya congratulations doon. Sobrang lakas noon. Maraming salamat. 100, mas mataas pa yung views mo sa populasyon ng Pilipinas, di ba? Imagine mo yun. Oh, totoo. 90 plus lang ang Pilipinas, di ba? That's 100 million. Hindi ko ina-expect yun na ganun talagang grabe lalawak yung views nung kanta na yun. Siguro ano rin, God's will na rin talaga, tsaka timing. Mm. Perfect timing. Di, tsaka maganda rin, diba? Talaga yung kanta. May parody nga ako noon, yeah, tungkol sa ML. Meron ba? Oh, hindi ko na nalabas kasi nung mga time na yun parang ano na eh, masyado nang late. Pero nagawa ko ng parody yun eh, kasabay nung ano, Batang Pasaway. Oh, mamaya ba, pwede mo ipasa sa akin mamaya after nito, pasa mo sa akin mamaya. Ede, sige, pag na-record, subukan ko i-record, tapos isend ko sa'yo. Tungkol sa ML. Kasi pag nakikita ka namin, kuya, putangin na, naiisip na namin, kalokohan na agad tong gagawin na ito ni M-Site. Pati yung, di ba, Pops, yung pinapanood natin yung review niya kay ano? Ayaw mo na ako. Analyzation daw, puta. Kasi ganyan din ako nung una. Ganyan din talaga ako nung una. Hindi, parang hindi nila ano. Sobra. Parang hindi patanggap, 'di ba? Ganun naman talaga 'yung sa. Syempre ganun talaga eh. Kapag mayroong bagong naririnig talaga na naiintindihan naman natin, syempre. Kumbaga, syempre ako nung dumating din naman ako sa scene, parang ako naman hindi ko naman balak din talaga makipagkompetensya sa ibang artist eh. Kumbaga, parang gusto ko lang lagyan ng panibagong taste yung music natin dito sa Pinas, which is good kasi sobrang dami ng magagaling ngayon na alam mo yon, na minsan hindi sa loob ng 2 buwan na quarantine. Tangina na kuya, yung last kong nilabas na kanta, yun lang yung nagawa ko kasi ang ginagawa ko, nagiging listener na lang ako eh. Mm-hmm. Alam mo yon, parang pinapakinggan ko na lang yung mga bagong gawa ng mga local ngayon na parang tangina ng angas naman ito, parang nagiging fan na lang ako ng music na nakakalimutan ko na putang ina ako pala, artist pala ako, kailangan ko rin gumawa. Kailangan mo pala maglabas ng kanta. No? Oo, kailangan ko rin pala tsaka maglabas. Siyempre mag-expect yung tao, 2 buwan kang bakante, walang gigs, walang ano. So, kaya ako gumagawa ko ng panibagong tunog talaga na alam mo yon, na parang para lang yung mga bago ngayon, kung ano yung mga ginagawa nila ngayon. Yun yung pinaka-line nila. Ayan, gawin nyo yan, bagay sa inyo yan, ganyan. Kumbaga ako, parang gagawa naman ako ng panibago ulit na tunog, nakakaiba naman sa tenga. Pero kasi tangina, ang hirap mag-isip ng ganun, kuya eh. Sobrang hirap mag-isip ng ganun talaga sa totoo lang. Tsaka isipin mo sa sobrang dami din ng artist, parang hindi mo maiiwasan na yun nga, kaya mahihirapan ka mag-isip kasi ang dami mong iiwasan eh. Oo. Oy, may ganto na. Ang hirap maging original. Minsan dumadating ako sa point na yung iniisip kong content ng kanta, biglang may nagawa na ng iba. Oo. So parang nagiging ano ako, na parang nagiging fanboy ako na putang ina, ang lupit naman eto, naisip na yun. Na ganun. So nagiging ano sa akin na parang sina sound trip ko na lang dito sa studio, kumukuha ako ng vibe at the same time. Tapos hanggang ending, wala akong nagagawang kanta. Parang ganun. Pero syempre, umano naman tayo. Parang alam mo yun, kailangan din talaga natin mag-explore para maano yung utak natin gumawa ng kante. Tama. So yun ang isipin mo, pati opera, pati orkestra, pinapasok ko na, alam mo yun, inaaral ko na yung mga
kung paano yung mga atake nila para lang magkaroon ng bagong ng kakaibang bagong tunog. O yan, nakarinig na kayo ng tips sa isang iskasta click. Kaya sa mga nagsisimula dyan, syempre, ano yan, ang pinaka-lesson yan, parang huwag kayong matakot mag-experiment ng sarili nyo, di ba? Huwag kang matakot na gawin yung mga bagay na sa ting akala mo hindi okay, pero gusto mong gawin. Kung gusto mong gawin, subukan mo, malay mo, di ba? Tsaka as long as naniniwala ka sa sarili mo, tsaka kung dedicated ka dun sa ginagawa mo, go for it, di ba? Huwag niyong pansinin yung sinabi ko nun na Top na yung shit, putang ina, wala yun, nakainom lang ako nun, tamang baliw lang ako nun. Wala talaga ako mabigat na ibig sabihin nun. Diba? Kasi ganyan din naman ako nung una wala talagang naniniwala sa akin, lalo dun sa lugar namin. Alam mo naman, Kuya Sight, nung mga panahon 2011, 2012 hanggang 13, alam mo naman ng mga... ang hip-hop music sa Pinas, yung ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, alam mo yun, diba? Kung sino ang pinaka maangas, pinaka malakas na boses, pinaka madaming patong na vocals, siya ang pinaka maangas. Yun ang basehan ng hip-hop dati. So parang nung mga panahon na nagsisimula ako noon na, putang ina, ibahin ko kaya yung taste ng, ibahin ko kaya yung flavor ng music. Wala rin naniwala sa akin noon eh. Ano tayo, picture lang tayo pang thumbnail. Alright. Yung pinaka maangas. Maangas na yan? Parang hindi naman maangas yan. Kahit gantuin ko lang, Kuya, sa ito. Ito na lang, mas maangas to. Saan? Wala pa. Ganyan. Salamat, Kuya. Salamat, tol. Salamat. Subscribe kayo sa Subscribe kayo sa channel ni Kuya M-Site. Oo, tama. At subscribe na rin kayo sa channel ko. Oo, nandito. Skastakli TV. Yan, promote mo na lang, dyan. Kuya. Ikaw na bahala. Nandito sa ilalim yung link. Nandun. Instagram, okay. Facebook. Yung address na lalagay ko dyan. Bala na lang pumunta. Sige ka, address mo ah. Mm-hmm. Wag! Gago ka ba? Kasama yung address. Then, salamat. Gago. Sa mga nakasubscribe kay Skastakli, pindutin nyo din yung sa akin kasi, ayun okay, para kumita ako. Woo! Salamat. Nakalagay. Like, share, subscribe, and hit notification bell para kumita naman ako. Thanks. Ayan. Diba? Wala nang paligoy-ligoy. Maraming salamat. Sabi nilo sa akin, no.